Hotel. Nandito pa rin kami sa hotel pero pinaghiwalay na po kami. So sa isang kwarto po ay isa lang kami dito. So yung nakaraan siguro mga 4 na araw kaming magkakasama sa isang kwarto. No, hindi. 5 days kami magkasama sa isang kwarto. 8 kami. So ngayon mag-isa na lang po ako kasi pinaghihiwalay po kami. So, siguro meron ng vacant room kaya ginanito na kami yung pamamaraan nila. Kasi naman ang alam namin ay sa isang room isa lang talaga yung magka-quarantine. Pero siguro pinaliwanag naman sa staff na nagkaroon nga ng problema dahil sa maraming naka-check-in na hindi pa na PCR. So siguro na-release na yung mga na nauna sa amin. Kaya ito, nilipat kami sa tig-isang room. So, very satisfied kasi maganda naman yung hotel. Maganda talaga yung pinagdalhan sa amin. So, may TV kami. Ganon din sa taas. TV. Ref. Yan. 2 bed. Tapos may window. Yan, may mga mirror. At saka, ito yung main door. Ito yung CR namin, bathroom. So, napakalinis po. Yan, na-appreciate naman namin. Kasi sobrang linis. Ayan po, organized yung room. Malinis. So, sa akin, satisfied po ako. Masaya ako na naka-experience ako ng ganito. Same lang din po sa pag-uwi ko sa Pinas noong 2020 December. Yun, napakaganda din ng hotel. Super ano siya. Malalaking hotel, 5-star hotel din yung pinagdalhan sa akin. So sagot naman din yun ng OWA. So thank you OWA. Kasi kaman salamat din sa ating employer na binayaran niyang ganitong quarantine ko. At saka salamat din po sa agency namin na talagang sinusuportahan po kami at naka-updated po kami lagi sa kanila. So, thank you so much. So, ngayon, ang tagal namin naghintay sa aming breakfast. Pero ngayon lang to nangyayari. Pinaliwanag din po sa room boy na nagkakaproblema po sila. So, kahit matagal, at least mayroon. So, dumating naman yung food. Tingnan natin. Ito guys, ito yung food namin ngayon. Breakfast. Breakfast in... Ngayon, ano na siya? 12 noon na ngayon. Ngayon lang breakfast kasi nga nagkapaproblema sila. So, okay lang naman sa akin. Para sa akin okay lang. At least meron. Kasi meron na naman ako natagot kagabi kasi hindi nga ako nakakain. Kasi nakatulog na ako agad. Kasi napapagod rin ako sa mga bagahe ko na pagkalaki-laki. Ito po yung daladala ko kahapon. Yung maleta ko. Puno po yan. At saka isang hand carry. Ayan, kaya nakatulog ako agad. Nakatulog ako doon. So pagising ko, may ano kahapunan na hindi ko nakain. Kumain ako 4 a.m. So pagkatapos ko, bumalik din ako ng tulog. So ngayon, yung breakfast natin ngayon ay ito. Egg, cheddar, at saka honey. At saka itong strawberry. At saka may jibon pa sila. White cheese. At saka merong full. At 2 pirasong kubos. So, thumbs up. No?
thumbs up. okay yun para sa akin. Mabubusog na ako nito at saka water. Yung tatlo kasi ano, inipon ko siya kahapon. Galing taas yan, dinala ko at saka ito ngayon. So pag kailangan ko ng hot water, ito lang po. Dito ako mag-iinit ng water. Meron din akong cup, dalawa po sila. Pero ginagamit ko tong tea. Pero naubos ng aking tea. Kaya siguro pag hindi pa kami makalabas mamaya, manghihingi ako sa room boy. So, very organized yung room. Kaya masayang masaya ako dahil napakalinis. Yan. Ross Hotel po, dito sa Jeddah. So, ito na po. So, magbe-breakfast tayo mga guys. Hi guys! So guys, tara, let's eat na. So, kahit ano, late yung breakfast natin, pero okay lang. Sanay naman tayo, no? At least, malagyan ng laman ng ating sikmura. Yun ang importante, no? So, ito yung namimiss dito sa Middle East. Yung kubos nila na napakalambot. So, ito ang isa ay hindi ko siya mauubos ang isang kubos. So, ititira ko siya mamaya. Hanggang mamaya yan. Kahit malit pa yung lunch namin, dinner namin, kahit malit pa yon, kakayanin ko kasi may kubos na dito. At saka may mga sausawan. So, isisausaw natin dito sa keso. Masarap siya. Pero gusto ko keso tapos matamis. So, buksan natin itong strawberry. Mamaya na yung honey. Sarap. Thank you, Lord, sa pagkain ngayon. Sana po makapagbigay ito ng lakas ng aming katawan. Gabayan niyo po kami palagi. Ngayong nandito kami. Yung nandun kami sa taas, medyo masaya pa siya. Pero ngayong hiniwalay-hiwalay kami, medyo malungkot kasi ano, nag-iisa na lang kami sa kwarto. Mabuti, meron kaming internet. Kahit pa paano naiibsan yung lungkot. So pag lalabas kami dito, sa mga lahat ng mga kamag-anak dyan na hindi agad-agad makukontak. Wait lang guys, kasi may kumakatok. So, ayun guys, may kumatok, room boy. Ay, natira na ko ng ito, yung case, basurahan, garbage nila. Ano ba yun? Plastic garbage. So, ito yung lalagayan ng garbage. So, ilalabas ko. Kasi wala kasing plastic, kaya nilabas ko yung can talaga nila. So, binigyan ako. Ito yung paglalagyan ng basura, kaya ito na lang yung ilalabas ko. So, babalik siya kasi tinatanong niya ako na gusto ko ba daw ng tea at sugar. So, sabi ko, oo. So, mamaya kukunan natin siya. A few moments. Nawala. Mamaya na itong itlog. Masarap din tong white cheese, no? So nga guys, sa lahat ng may mga pamilya ngayon na nag-abroad, na galing quarantine, tapos pagpunta sa mga employer, hindi po agad-agad kami makakontak kasi lalo na pa yung mga first-timer at yung mga kahit
ex-abroad, no, tapos panibagong amo, kasi hindi yan agad-agad mabibigyan ng wifi or internet. So, kayo dyan, huwag kayong mag-alala, at lagi lang nyo lang po kami ipagdadasal na sana magiging okay kami, at magiging okay ng mga employer namin at mga kasamahan namin sa work. Huwag kayong mabahala, dahil at lahat po kami ay gagawin ng lahat para magiging okay. So, dasal lang po. Hinihintay natin yung room boy na babalik. Baka mamaya pa yung babalik. So, yung mga kasama ko, nandun sila sa taas lahat. Yung kabibes ko, mga kabibes ko, nandun sa taas. Ako lang siguro ang nandito sa baba. Pero, meron din akong ka-agency na nandito siya sa harap ng pintuan ko. Kami, nagkikita kami, nag-uusap kami kanina kasi nga, nabahala na kami about sa aming breakfast na na-late na. Oh, no! Well, nami-miss ko sila. Yung mga kulita namin na nagsusumba kami before kami magkain. Nagsusumba, nagtitiktok, dukdutan, baby time. Masaya kami dun. Sabi naman nila, sabi ko, i-update nyo ako kung may food na kayo. Tapos nag-chat naman sila sa akin na meron na lang silang kinakain dun. So, thanks God. Yummy. Kaysa sobrang lamig, yung skin ko, yung face ko, nagbabalat. Pero yung bibig ko, pag binubuka ko nga ng malakihan, nasusugat. Pero sa lamig ng aircon. Tapos pagpasok ko pa dito, kasi wala kami aircon, diba? Iba din yung aircon sa amo ko dati. Pagpasok ko dito, hindi ko alam. Ano kasi pagpasok ko dito, parang galing kasi ako sa labas, tapos hila-hila ko yung malaking bag ko. Pagpasok ko, super init para ako masuffocate. Kaya mainit yung ulo ko. Sabi ko, paano ba? So, tapos ayun, nanghingi ako ng tulong, ganyan-ganyan. Tapos, yung timpala, yung temperature, pag Celsius kasi mainit sa, ang init sa katawan. So, pagtaas, iinit. Pero pag baba, lalamig. So, yun. Lesson learned. ang painit ay pataas ang number. Ang pababa ay pababa yung number. Ganun yun sa temperature sa Celsius. Okay. Wala. So, ngayon, alam ko na. Now, I know. Mega loud at shout out sa aking mga friends out there. Sa aking mga Facebook friends, sa aking subscribers, sa messenger friend. Thank you so much sa mga message ninyo, na mag-iingat ako. Thank you. Sa mga subscribers, thank you so much. Sa pag-view sa aking mga videos, kasi hindi pa talaga ako nakasound. Sana maka-experience. Pero, monetize na ako. May Google AdSense pin ako. Sahod na lang ang kulang. Baka naman, YouTube. Darating din yun, no? So, hindi na bumalik yung Roomboy. Siguro mamaya na yun. Sarap. Ang full ay akong binuksan. Pero mamaya ko pa siya kakainin, guys. Kasi yung ginain ko ay... Power.
Lalaglag. Kasi hindi ko dala kasi yung stand ko. Meron akong stand. Kaso lang, hindi ko siya dinala. Yeah. Oh God. Tapan muna natin yung foil, guys. So, sa mga nasa Pilipinas, kung ano yung foil, hindi foil na nahuhulog yung damdamin ko. Foil, ito po yung beans. Kasi yung garbanzos, snap beans siya. Na niluto siya, may mushroom. Tapos nilagyan ng sauce, ginisa lang to. Nasa lata to eh. Nandiyan na. Thank you. Thank you. Bye. So, ayun. Dinalan ako. So, dinalan niya ako ng sugar at saka apat na tea. So, ang bait niya. Kasi nangangailangan talaga ako ng tea. Kasi hindi ako masyadong constipated. Ayan, nalalag na naman yung cellphone natin. Ayun. So, bumalik si Rumboy. Bumawi sa nalit na breakfast. So, dinala niya na ako na apat na. Pero gusto ko yung naunang display date. Mga bebe, dinala niya ako. So, bumalik siya. So, maraming salamat. Shout out sa iyo, Mr. Rumboy, na napakabait mo. Shukran jidan. So, dinala niya ako ng 4 pieces of tea. Tapos, isang bottle of sugar. Marami. So, thank you so much. Kasi makakatulong din to. Pag magutom ako, tapos mag-iinit lang ako ng water, tapos yun, ititimpla ko na to ang tea. Kasi nakasanayan ko na rin sa 4 na taon kong paninilbihan sa Middle East. Nasanay na rin ako sa pagkain nila. So, ayun. Akala ko hindi na siya babalik. Akala ko malilit naman yung ngayon, mamaya. So, mashallah. Inshallah. Ang bait-bait naman ng mga crew dito. Yung sa staff ng Rose, White Rose na hotel, ay okay din sila. Very accommodating. So, di ko siya natapos kasi nabusog na ako. Kasi nga, diba, nakwento ko sa inyo na yung dinner ko, hindi ko nakain. So, yung binereakfast ko na siya. So, hindi ako masyadong gutom. Lord, maraming salamat sa pagkain na ito. Bigyan mo ako ng lakas. Kahit po'y nalulungkot ako. Dahil namimiss ko yung family ko. Thank you so much sa lahat, Panginoon ko. Dito na naman po ako. Bumabalik na naman po ako dito sa Middle East. Sana po, ganun din sa dati, na matapos ko yung aking kontrata. Ako naman ay matiisin. Kahit anong hirap, titiisin ko. Matapos lang ang aking kontrata. Kasi iniisip ko rin, yung agency na nagpapaalis sa akin, yung mga taong tumutulong sa akin na hindi sila mapapahiya sa na nire-recommenda nila ako. Yun yung lagi kong iniisip. At saka, gusto ko rin mapatunayan sa aking sarili na kaya ko talaga. Kaya nga sa why not me? Hindi siya. So, ayun. Ako yung taong mahina ang loob, pero nilalabanan ko siya. Yun yung tinitreasure ko sa aking sarili na magiging matatag ako, strong para sa future, sa aking magiging pamilya. Kasi dati ang kinukunan ko ng lakas ay aking mga magulang, ang aking mga kapatid. Sa 2 taon nung first timer ako ay nagugulang talaga. Nagugul ko yung
dalawang taon sa aking pamilya. Ever since naman, pamilya ko talaga. Tapos ngayon, nagka-love-life pa ko. So, para naman sa sarili ko. Pero hindi pa rin yung nawawala sa aking pamilya. Kasi, doon ako nang galing eh. At alam ko, ramdam ko yung hirap namin. Kasi probinsyana din ako. Proud Bisaya. Sa akin naranasan, nasan ako galing. Napakahirap. Kaya, noong unang alis ko, pinapangarap ko na maaiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Kasi sobrang hirap kami. Meron kaming bigas, meron kaming kanin, pero sa ulam ay salat. Bihira lang kami makakain ng masasarap na pagkain. Lalong-lalo na sa meat. Bihirang-bihira. Maalala ko lang, pag makakain kami ng karne, ay fiesta. At saka birthday. Ang birthday ay manok lang, walang karne. Kasi dati, nakatira ako sa mountain. Nasa bundok kami. Nag-aaral ako ay nilalakad namin yung from sa bahay namin at saka sa school ay siguro na sa mga isa't kalahating kilometro. Oh no! Kaya malaki ng mga binti namin. So ayan. Elementary. So high school. Nilalakad ko pa rin. Pagdating naman sa sakayan, ay nagsasakay na kami sa kalsada. So, sumasakay na kami. Pero hindi ko natapos yung naglalakad na. So, ayun, nilalakad namin. Pero dalawang taon ko siyang natiis. At ang dalawang taon ko naman, kasi for high school is 4 years, no? So, first, second, dun sa naglalakad ako. Tapos, nung third year, fourth year, dun na ako sa aking kapatid. Kasi malapit yung school sa kanila. Napakahirap yung pinagdaanan ko. Kaya, kahit hindi man ako nakatapos ng pag-aaral, pinapangarap ko din sa pamamaraan ng pag-DDH. Proud din ako bilang isang kasambahay, katulong, atsay, kadama. Dahil dito, marangal yung trabaho. At, yun nga, tinatawag kang bayani. Alam mo naman, bayani kasi, sa hirap ba naman ng trabaho, all around tayo, di ba? Daig pa natin yung nurse kasi may inalagaan tayong matanda. Caregiver, may inalagaan tayong matanda. Nurse, kasi pag magkasakit sila. Teacher, kasi nagtututor tayo sa mga anak nila. Yun. Tubero, electrician, kasi pag may sira ang ilaw, pinapalitan natin. Pag masira ang mga CR nila, magbabara. O hugasan, magbabara. Andun tayong kumakalikot. Kaya, mabuhay tayong mga pinagmamalaki ko na kahit ganito yung trabaho, proud ako dahil malinis, marangal, wala kang inaapakan, wala kang inaagrabyado. So ayun guys, na-share ko na yata ang kalahati. So ayun guys, so ngayon sa pag-alis kong ito, para naman to sa sarili ko. Pero hindi rin mawawala. Aking pamilya, tutulong pa rin ako. Kasi doon ako magaling sa kanila. At alam ko yung kahirapan doon sa amin. Actually, hindi na kami doon sa mountain ngayon kasi nakakabili na kami ng lupa. Ulote, doon sa highway. So, nandun na kami sa tabi ng kalsada. Nakakita na kami ng mga sasakyan. Kasi dati wala talaga. At saka yung mga kapitbahay namin, 1 kilometro bago kami magkita-kita. Oh, no! So, nandun na kami ngayon sa kalsada. Masaya na sila doon. Pero yung magulang ko lang din ang nandun kasi ako yung bunso. So, silang dalawa lang. Ngayon, sana magiging okay ang lahat. Good health lang. Walang aberya. Oo, may mga trials, kakayanin. So,
masaya ako ngayon na nandito ako ulit. At kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe ni Jamal Dita, Lakwatsyera, ang babaeng laagan, pero buutan, Good Samaritan. Spread love. God bless. God bless.